umaga. Gandang umaga sa inyo. Try kong lumabas ng bahay kasi si Ashanti kahagabi gusto daw niya ng tinapay. Try natin lumabas. Tingnan natin kung may mabibilan tayo ng tinapay sa labas. Tulog pa yung mga bata eh. Gusto ko si Ashanti ng tinapay. Ayan, medyo malinaw. Malab. Bili tayo ng tinapay ni Ashanti. Tingnan natin kung anong kalagyan. Kasi kahapon lumabas ako, wala akong nabilang, ayun, isang araw lumabas ako, wala akong mabilang ng bigas. Ngayon, eh kagabi, nakakaawa naman si Ashanti kasi naghanap siya ng tinapay. Gusto niyo kumain doon ng tinapay. Kaya try natin maghanap ng tinapay sa labas. Sana meron. Kasi yung iba nakikita ko nakakapamalingkit eh. So yun guys, samahan niyo ako. Guys, kararating ko lang. Nakabili na rin ako ng tinapay ni Ashanti. Ito nga tayo. Medyo mainit. Nakapagugas na ako ng kamay. Nakapag-alcohol na ako. Tapos nagpalit na rin ako ng damit. Sobrang pagod ko. Dami ko pagod. Nag-bike kasi ako. Hindi ko kasi malabas yung ano eh. Yung motor. Yung single. Tsaka hindi rin ako pwedeng mag-drive ng single kasi wala pa ako lisensya. Kahit student, wala pa ako. Eh, marami nang uhuli ngayon sa amin dito kasi maraming bawal nga pamasada. Pero may mga ilan na ako nakikita na mamasada. Siguro, talagang wala na talaga siguro sarang perang makakain. Pero nakakaawa din kasi pag nahuli sila kasi maraming naglilibot-libot dito na pulis na. Siguro na tiyempuhan lang siguro wala pa ngayon kasi medyo maaga-aga pa. So yun guys, ito yung sitwasyon namin ngayon dito. Okay naman kasi kahit papano may nabibilan naman sa talipapa. Kahit hindi na kami bumaba ng bayan. Kasi nung nakaraan, nung bumila akong bigas, kasi talagang sarado yung mga tindahan. Siguro, kaya sarado kasi yung mga alas 3 na ng hapon, alas 2 yun, something ganun ako bumaba. So yun guys, nakabila ko. Dalawa na binili ko para pang Yan, dalawa na binili ko. 40 nga, 35 lang doon sa binibila ko eh. Wala kasi. Yung mga bata tulog pa eh. Kay Ma'am Shelly. Ay kay Sis Maris. Guys. Yung grocery pala sa amin sa taas, bukas pa. Inuubos niya doon yung mga parinda niya kasi walang ahente. Muti nakapamili pa ako. Wala na rin ako mga biskuit dyan. Naubos na naman nga. Ako, di bali na maubos yan guys. Basta wag lang kami lumabas. Yan guys. Kahit ako na lang lumabas. Importante may makakain lang yung mga bata dito sa loob. Nang bumili ako, pakakita ko sa yung mga binili ko guys. Wala ko yung Skype Tech para sa akin. Hindi muna ako nagbukas guys. Saya mo nang walang pumasok na income sa akin ng malaga yung kalagayan namin dito sa bahay. Kasi kami lang dito pag nagka sakit ang isa sa amin nakaka-ano. Kasi nga, di ba? Kaya okay lang yung ganyan na hindi muna ako magbukas. Para mas feeling ko mas safe. Kasi ito, binala ko rin ng steak ko kasi lumiyat-miyat nag-i-snack yun. Naubos na talaga yung mga paninda kong biskuit. Pero yung mga dilata, may paninda pa ako mga dilata. Talaga naubos sa akin mga biskuit kong paninda. Kaya binala ko rin sa neto. Wala nga lang gatos eh. Kasi ginamiya ako na neto. Kasi ito yung dinidede ni Hailey. Dumidede si Hailey sa gabi tsaka sa umaga. Ayoko rin siya itigil kagaya ni Sis Jeng. Ayaw niya rin itigil si... Kasi ako dati, naalala ko, tinigil ko si Ashanti sa pagdedede bote. Mula nun, hindi na siya uminom ng gatas ng kahit anong Milo. Hindi na siya uminom. Ngayon, pinipilit ko lang siya uminom kasi na, siyempre kailangan, diba?
kailangan din ng katawan inyong ng gato, may gato sa katawan natin. Yan, binila ko na siya. Kaya, want to sawa rin si Ashanti nga, si Hailey nga, kung kailan niya titigil pagdedede, stop po. Yan, ito. Kape ko, wala na rin kape. Naubos ko na. Yan. So lang naman yung binili ko, guys. Tapos dalawang tasty kanina nung nag-bite ako. Yan. Napasalamat na ako, guys, kasi ano eh. No, kahit hindi na ako nagpanic buying kasi ang dami ko stock kasi nga yung sa tindahan ko tapos yung mga frozen food ko, pero may nabili-bili pa rin sa akin ng frozen food, pinagbebenta ko pa rin nga kasi ano eh, ayoko nang, hindi rin ako masyadong mahilig sa ganyan. Kinakain lang namin dyan yung tapa, yung beef tapa, skinless tusino, tsaka yung hotdog yan, tapos yung halos lahat din pala kinakain namin. Tapos ito, bumila ko ng Sun Rocks. Kasi may ano to, guys eh. May human coronavirus SARS. Yan, meron ding ano. May mga ganyan-ganyan. Huwag na natin masyadong basahin kasi ano na lang natin. Katawan. Tsaka ito. Ito, panlabalaba ko to sa underwear. Pag ano, pag may menstruation yan. Ito ginagamit. Kasi naano ko siya. Nilalagay ko siya sa isang pindutan. Para pag gada iyaan sa CR. Ito, gusto ko amoy ito, amoy lemon. So, yun lang, guys, yung binili ko. Ngayon ko hanggang kailan yan, kung aabot ba yan ng ano. Kasi nga, si Hailey mahilig mag-snack. Ano, yung grocery dyan, hanggang alas 5 lang pala sila dyan. Hindi sila. Kasi ngayon lang ako lumabas, tinry ko lang umakyat kung may grocery pa. Kasi nga, asing wala nang gata si Hailey. Milo, tinira niya na, tinira energy, naubos yung energy. Ano nga eh, yung inubos niya na yung energy niya, yung Milo. Kahit hindi siya na ano na energy, kinain niya, basta may maidede lang siya, kawawa naman. Buti na lang bukas pa yan. Tsaka ang dami niya istapin na ano. Yan. Dito ako nag ano, panic buying kasi para kay Hailey to. Kasi kailangan ko to eh. Kailangan ni Hailey to. Yung gatas na to. Pero sa the rest, hindi ako ano, yan lang. Pero yun naman panic buying ni Hailey. Tatlong ano lang yun. So yun, guys, yun lang ang aking. Ito para sa akin, nagkakape ako. Ano pa yung mga bata. Mamaya na lang ulit. Yan ang aming ang kalagayan namin dito. Ano naman, okay naman kami dito, guys. Okay kami dito. Wala namang ganung ano. Mas maganda ngayon ganyan kasi nakaka-banding mo yung anak mo. Di ba? Yan, nakakapag-banding kayo. Kung ano-ano nagagawa nyo. Lahat yata ng surok ng bahay, nagpunta na namin kahapon, doon kami nakatambay sa taas. Tapos ngayon, sabi ko nga, susunod dito kami sa double deck sa taas, yung nilaloko yung mga bata. Ngayon, wala kami ginawa dito, manood, tulog, kain, yan, mga bata. Buti na lang may internet, kahit pa paano nalilibang yung mga bata. Ewan ko ba, ano, guys, hindi rin sila pala lalabas, pero iba talaga yung pakiramdam ngayon. Kahit sanay sila dito sa loob, diba? Iba talaga yung pakiramdam ngayon. Na kahit nakakulong, kahit sanay tayo dito sa loob, iba pa rin talaga yung pakiramdam na nararamdaman natin dahil sa virus na yun, kahit sanay tayo sa loob. Para nakakaba pa rin kahit pa paano. Kinakabahan pa rin ako kahit pa paano. Pinipilit mong magmalakas ka, pinipilit mong maging matatag ka kasi nga para sa mga anak mo, yung ganung bagay. Ako, deep inside, sa totoo lang, guys, parang nahihirapan ako pero pinipilit ko, inaano ko sa sarili na kaya ko to kasi nga ako nga lang mag-isa dito, kasama ko mga bata. Mahirap kasi lalo pag naubusan kami ng pagkain, hindi ko alam kung saan kami kukuha, pero hindi alam ko lahat ito matatapos to, guys, kung nangyayari dito ngayon, diba? Kaya natin yan, laban. So yun, guys, na share ko lang sa inyo, kailangan nating maging ano, matibay para sa mga anak natin. Mag-pray tayo kay God, na malalagpasan din natin lahat to. Tsaka lahat tayo, sama-sama tayong magdasal at sumunod na rin. Kasi, padagdag na pag, yung nakakakaba rin kaya yung panonoodin mo yung mga, hindi ako mahilig manood ng balita. Ngayon, napapanood ako. Minsan nga, ayoko na manood kasi parang nadadagdagan yung kaba ko, yung ganong sitwasyon, lalo na sa asawa ko kasi malayo siya sa akin. Kasi dun din ang number one na may ganong sakit. Pero sa kanila, safe naman daw sila dun kasi yung pamahalaan dun talagang sinusiguradong, tsaka disiplinado talaga tao dun. Talagang pag sinabi mo lang lalabas, walang lalabas. Ganon talaga sa kanila.
Tsaka yung may lugar daw dun talaga na nakalock na hindi pwedeng pumunta-punta yung ibang tao dun. Hindi rin sila pwede lumabas ng lugar, ganun. Dun sa lugar na yun. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Nga ba naman ang aking nasabi? Nag-hold lang ako na. So yun guys, mamaya na lang ulit. Di ko alam kung makakabalik pa ako. May ulam pa kami dito, adobo. Okay. Ulam pa kami ditong adobong manok na luto kahapon. Ayan. Adobong manok. Buti nga may isa kami mga pagkain tapos pagkulang yan, nalagyan ko na lang ng itlog na nilaga. May sino ba nagluto niya na nalagyan ng itlog? Nakalimutan ko si basta may pinanood ako kagabi na nagluto siya ng adobo. May kasamang itlog. Tapos ito, meron pa akong tilapia, hindi ko pa naluto. Kasi yung tilapia niluto ko yung nakarang prito. Tapos ito, yung natira. Ayan, meron pa. Tapos meron pa ako atay dito yung manok. Ayan, marami pa ako stock guys. Kaya hindi ako... Guys, mamaya na lang ulit. Kataanan muna ako, magkakape muna. Lagay ko yung itlog sa sinain. Para tipid sa... Tipid sa ano guys. It's a guess. Ito yung adobo.